ang matapat na lolong nagpasibol ng mga bulaklak. Isinulat ni Hama Natsuko at Yokoyama Youhei. Isinalin ni Aiza Toyoshima. At isinalaysay ni Michelle Licot. Noong unang panahon, may matapat na matandang mag-asawa na naninirahan sa isang dakong lugar. Sila ay may alagang aso na nangangalang Puti. Ito ay kanilang inalagaan at itinuring sarili nilang anak. Isang araw, si Puti at ang matapat na lolo ay nagpunta sa bundok. Hukayin mo dito! Auf! Auf! Hukayin mo dito! Auf! Auf! Ang tahol ni Puti sa matapat na lolo. Sa paghuhukay ng matapat na lolo, naglabasan ang mga ginintuang pera. Ito ay nakita ng kapitbahay nilang inggiterong lolo. Pinuntahan nito ang bahay ng matapat na lolo upang hiramin si Puti. Pinahiram naman ng matapat na lolo si Puti kay inggiterong lolo. Inutusan ng inggiterong lolo si Puti. Sige, tumakol ka! Ituro mo sa akin kung nasaan ang gintong pera! Pumunta naman si Puti sa bukid at pagdating doon ay tumahol. Ay! Ay! Naghukay ang inggiterong lolo. Ngunit ang naglabasan galing sa hukay ay mga mababahong bagay. Sa galit ng inggiterong lolo, pinukpok niya sa ulo si Puti. Kian! Ang iyak ni Puti hanggang sa ito'y nawala ng buhay. Inilibing ng matapat na mag-asawa si Puti at nagtanim sila ng puno sa libingan nito. Sa isang sandali, ang puno ay lumaki at ginawa nilang lusong ang kahoy nito. Sa paggawa nila ng malakit gamit ang lusong, sunod-sunod ang paglabas ng bigas hanggang sa napuno ng bigas ang kanilang kusina. Dali-dali namang hiniram ng inggiterong lolo ang lusong. Ngunit sa paggawa ng inggiterong lolo ng malagkit, naglabasan ang mga naggagalawang ahas. Wow! Nakakatawa labot! Sigaw nito. Naggalit ang inggiterong lolo at sinunog niya ang lusong. Ang lusong ni Puti kong mahal ay nagmistulang abo. Ang malungkot na saad ng matapat na lolo. Inipon niya ang abo at ito'y kanyang sinabog sa libingan ni Puti. Sa kanyang pagsasabog, nagsibulan ang mga bulaklak sa paligid. Pumanik ng puno ang matapat na lolo. Mamulaklak! Mamulaklak! Sige! Mamulaklak kayong mga usbong ng tuyot na sanga ng puno. Saad niya habang sinasabog ang mga abo. Namulaklak ang mga usbong ng seresa at melokotan. Habang nangyayari yun, ang hari ay napadaan. Ito ay napakahusay! Puri ng hari sa matapat na lolo. Dahil sa kahusayang ginawa ng matapat na lolo, siya ay binigyan ng gantimpala ng hari. Nakita ng inggiterong lolo ang lahat ng pangyayaring ito, kaya inipon niya ang abo. Dali-dali siyang pumanik ng puno. Mamulaklak! Mamulaklak! Sige! Mamulaklak kayong mga usbong ng tuyot na sanga ng puno! Saad ng inggiterong lolo, habang nagsasabog ng abo, nakita siya ng hari at inutusan ito. Ikaw, pamulaklakin mo ang mga usbong ng mga tuyot na sanga ng puno. Opo, masusunod po, kamahalan. Sagot niya sa hari. Hoy! Hoy! Ang utos niya sa puno. Ngunit wala man lang sumibol kahit na isang bulaklak. Gayunpaman, patuloy pa rin ang kanyang pagsabog ng abo. Ang abo ay pumasok sa mata at ilong ng hari. Ikaw ay huwad!
ang sigaw ng hari at inutusan ng kanyang tauhan. Hulihin siya! Ang inggiterong lolo ay hinuli at ikinulong. Kaya ganun na lamang kasaklap ang nangyari sa kanya dahil sa pagiging inggitin.